So yun mga ka-HMA, nagbabalik ako at nandito tayo ngayon upang magkaroon ng Q&A portion. So bago ang lahat, ako nga pala ang inyong student for today, AJ, at ito ang HM Insights. So yun mga ka-HM, ang topic o ang paksa na ating tatalakayin ngayon sa vlog na ito ay tungkol sa wika. Bago yun, ano nga ba ang wika? Ang wika ay isang pamamaraan o isang instrumento na ginagamit sa ating pakikipagkomunikasyon upang tayo ay magkaintindihan. Kung wala ang salita o kung wala ang pamamaraan paggamit ng wika, ay maaaring hindi natin ma-deliver o maibigay ng maayos ang ating mensahe sa ating ka-interaksyon na individual. Para sa ating activity na ito, magkaroon tayo ng dalawang tanong at sasagutin natin ito base sa ating opinion lamang. So, bago yon, simulan natin. Ang unang tanong ay ang bakit mahalagang matutunan ng mga tao ang wika o wikang ginagamit sa kapaligir nito? Meron akong dalawang dahilan kung bakit dapat pag-aralan natin ang iba't ibang lingwahe sa ating kapaligiran. Unang lamang ay upang magkaroon ng malawak na kaalaman sa iba't ibang lingwahe. Kung magkaroon ako ng sapat na kaalaman o mapag-aaralan ko ang iba't ibang lingwahe sa aking kapaligiran, halimbawa na lamang yung salitang French, maaari ko itong magamit at maaaring magkaroon ako ng sapat na kaalaman tungkol dito at magagamit ko ito ng madalian lamang. At dito papasok ang pangalawang dahilan kung saan magkakaroon kami ng madali at mabilisang komunikasyon. Halimbawa, nakipag-interact ako sa isang French people at meron ako sapat na kaalaman sa kanilang lingwahe. Sa halip na magkaroon kami ng problema sa aming pag-uusap, madali ko na lamang siyang mabibigyan ng mensahe o madali ko na lamang masasagot ang kanyang mga katanungan at magkaroon kami ng mabilisang usapan o mabilisang interaction. Dahil dito, may iwasan natin ang dalawang bagay. Una na lamang dito ay ang pagkakaba sa pakikipag-interact. Alam naman natin na kung hindi natin alam ang salitang ginagamit ng ating kausap, ay maaari tayong magkaroon ng kaba o confusion dahil wala tayong alam sa ginagamit niyang lingwahe. At ang pangalawa ay magkaroon tayo ng maiwasan ang misunderstanding kung saan kapag alam natin ang ginagamit nilang lingwahe ang kausap natin ay madali natin silang makausap at maiintindihan. So yan ang mga dahilan kung bakit dapat nga natin pag-aralan ang iba't ibang lingwahe. Ano ang kahalagahan ng wika sa iyong profesyon? Bilang isang HM student, isa sa pinakamahalaga o dapat namin i-consider na aspeto ay ang wika. Dahil ang aming trabaho ay ang pagdating sa ospitalidad o pagbibigay ng serbisyo sa iba't ibang klase ng tao o lahi. So, dapat kailangan namin malaman kung ano-ano nga ba ang iba't ibang lingwahe ng aming pagseserbisyohang tao. Dahil balang araw, magkakaroon kami ng oportunidad na makapagtrabaho sa iba't ibang bansa at dapat magkaroon kami ng sapat na kaalaman kung paano gamitin ang kani-kanilang lingwahe upang pagdating ng araw ay madali na lang namin magagawa ang aming trabaho. Ngayon mga ka-HM, nasagot ko na ang mga katanungan na dapat natin sagutin at sana ay meron kayong natutunan at nagkaroon kayo ng konting kaalaman sa ating pag-uusap na ito. So, yon. Salamat sa inyo.